training na coach. Siguro mga 11. Okay, ito po ang nag-sustain ng excitement nating lahat. At isa sa natutunan natin dito. Alam mo, coach, maraming talagang kumahanga sa taong to na ginagaya yung excitement niya. Kaya para sa akin, ito yung source ng excitement ng A-Global. PJ, bago ko sabihin na i-describe po yung ating next speaker, alam niyo po, I had the privilege to see this man, a young man, na wala pang pera. Ngayon, he is a certified billionaire. So kung yung sasabihin ng isang billionaire, pakinggan mo ba? Yes! Yung galing sa hirap, yumaman, pakinggan mo ba? Yes! Napakasarap makinig sa taong ito. Describe mo na. Yun! Okay. Para sa taong to, 1,000,000! Coach, ano ba yan? Parang bitin. Okay. Diba? Para sa taong to, 1,000,000! Para sa taong to, 2,000,000! Para sa taong to, 3,000,000! Tayo po tayong lahat. Milyon-milyon palakpak! Para sa ating Mr. Excitement, Chief Marketing Officer, John Asperi! Ang mga nagsasaksin pala sa buhay, not necessarily ito yung mga matatalino.
yung mataas ang IQ. Sa Navy SEAL, kung kayo ay pamilya, nanonood kayo ng National Geographic, kung nanonood kayo ng ganyan, mga Navy SEAL, ang mga nag-gumagraduate sa Navy SEAL, well, sa mga di nakakaintindi, ang Navy SEAL is one of the most elite military or fighters na gumraduate in the whole world, specifically the US Navy SEAL. Yung mga gumagraduate pala dito, nagiging successful, hindi po yung malaki ang katawan, hindi yung mga abilidad, hindi yung magagaling, kundi yung merong mental toughness. Sa Tagalog, matigas ang ulo. Sabi mo sa katabi mo, dapat matigas ang ulo mo. Yan! Yan pala ang yung mayaman. Hindi yung magagaling magsalita. Wala sa itsura. Wala sa tinapos. Pansinin nyo, especially sa network marketing, hindi yung mga lawyers, mga doctors, yung mga nagmasteral, hindi ko yung nakaramihan na nagiging successful. It doesn't mean na pag-lawyer ka, hindi ka pwede dito. Hindi ko ganun yun. Ang sinasabi ko, ang basihan ko ng success is about your mental attitude. Yung toughness ng utak mo. Kung ikaw ba talaga ay hindi bibigay na kahit ano nangyari sa paligid mo, kakapit at kakapit ka pa rin. Sabi nga ni Francis Miguel, ang matira may mental toughness is also called grit. Alam niyo ba yung grit? Parang British. Meron, natikman niyo na ba yung British? Tignan niyo yung katabi niyo kung meron siyang grit. Tignan niyo sa kanya, dapat may grit ka. Grit, what is grit? Perseverance and passion to achieve long-term goals. That was defined by Angela Lee Duxworth. Ulitin ko, perseverance. Kahit pagod ka na, kahit hirap na hirap ka na, kahit maraming obstacles, tutuloy ka. And passion, dapat, hindi lang pala yung ibang tao dito, nag-persevere naman. Ang tagal na sa global, 5 years na! Wala pa rin nangyayari. Bakit? May kulang ho, hindi lang perseverance. And passion to achieve long-term goals. Dapat, gustong-gusto mo yung ginagawa mo. In effect, everyday, dapat, part ng buhay mo ang in global. Hindi pwede yung nasa in global ka lang, in global. Apply, andito pa yun ako, power! Kumusta ka? Yun lang, power ka. Kasi hindi mo ginagawa everyday. Maraming mention na rin eh, apply, apply, apply. When you apply it everyday, that means you love what you are doing. Sabi mo sa damayan mo ngayon, katabi mo, damay, mahal na mahal kita. Hindi ako magsasawa. Sabi mo, di ako mag-asawa. Sabihin mo, di ka naman tumitingin eh. Tingnan mo damay mo. Sabi mo, di ako magsasawa. Natulungan kita. Predictor of success and ability to reach one's goal. Katulad sinabi ko sa inyo kanina, sa school, akala ng karamihan, yung mga gumagraduate ng high grades, ito yung magiging successful sa labas. Well, ladies and gentlemen, sad to say, marami yung disappointing in life wherein pagdating ho ng college, pag-graduate, kung sino ho yung mga matatalino, sila pa ho yung mga hindi yung mayaman. At karamihan ng mga hindi naging successful sa school, sila pa ho yung mga yumayaman. Kaya tignan mo yung katabi mo ngayon, sabihin mo, may pag-asa ka pala. Lalo na pang nasa AIM Global ka. Alright, next slide. Success is a matter of hanging on after others have let go. Let's talk about grit. So I divide this into G-R-I-T. Growth mindset. Well, for others, kung nabasa nyo na ito, naiintindihan nyo siya sabihin ng growth mindset. Pero, pag-aral natin what is growth mindset. Our physical limits are determined by our mental limits. Ibig sabihin, kasulad lang sinasabi, what the mind can conceive, the body can achieve. Kung kaya mo ng utak, at sinasabi ng utak, kaya mo talaga. Pag sinabi ng utak ko, hindi ko kaya, maniwala ka sa akin, kahit kaya-kaya mo,
hindi mo talaga kaya. It's about a growth mindset. It is the belief that you can change your abilities, your skills, your talent, a belief na kahit anong nangyayari struggle sa'yo, kaya mo pa rin bumangon at kaya mo pa rin mag-struggle at kaya mo tapusin ang laban. Yes! Because everything is in the mind. Okay. Well, we're going to make a few exercises. I want everybody to stand up. Kayo po ay tayo lang. Para maging tayo ang growth mindset ng topic. Okay. Hello? Hello. Okay. Everybody, focus. Okay. Lahat po tayo, yung kaliwang kamay nyo, i-open nyo yung palm nyo ganito. Open. Yung kanang kamay nyo, ganito. Nakaturo. Pero this time, downwards. Alright? Now, yung kanang kamay nyo, tumingin ka doon sa katabi mo. Diba naku-open yung palm niya? Pag sarado ang palm niya, nakakapal niya sa left hand niya, right hand niya ay nakaganto. Meg, ito dali lang. Hindi na yung sasabi ko. Yeah. Para pareho tayo. Okay, yung kanang kamay, ganito. Kaliwang kamay, open. Your goal is this. 1 to 5 po ito. 1 to 5. Ha? Parang bato-batoping. Ang goal mo, yung kanang kamay mo, matouch mo yung palm niya, pero dapat, hindi niya maulit. Yung kaliwang kamay mo, ang goal, mahuli yung kamay niya, ha? Ha? Okay? Okay ba yan? Try natin yan, try. Try yan lang, try yan. So everybody, focus. Wag muna. Ay, umpisa na kayo eh. Sabi ng isa ko. Parang iba yung gusto eh. Iba. Yin-end training mo. Mamaya ang gabi pa yan. Sabi yung katabi nyo. Siro, natuwag-tuwa. Ulitin ko ha, ang goal nung kanang kamay, sabay dapat ha, matouch yung palm. Pero make sure, hindi mahuli. Yung kaliwang kamay mo, ang goal, mahuli yung kamay niya. Yung daliri lang ha, yung daliri lang ha. Alright, 1 to 5. Tryan muna, tryan. Oh. Ready, set, go! Ibig sabihin, listen. Pag na-touch mo at nahuli mo, 1 point ka. Pag na-touch mo, pero hindi mo nahuli, wala kang point. Clear? Di ba yun? Kailangan na-touch mo, hindi ka nahuli, tapos nahuli mo yung kabila. Okay. 1 to 5 to. Ready? Ano problema dyan? Awal ang kamay isa. Yun lang. Pulong ang kamay. Okay, ready? Focus! Uy, sabi ko focus lang. Nag-uumbisa na kayo eh. Ready, set! Game na kayo? Wala pa. Okay, ready? Set! Go! Sino na ka ulit?
1 point ka lang eh. Dapat maka 3 ka out of 5. Ready? Hoy, ready na, ready. Set. Go! Na-achieve na yung mga gusto, and yet, dumadaan sila sa tinatawag na boredom. Yung growth mindset nila, hindi nag-grow yung mind simply because ang focus nila is yung situation nila, hindi na lumalaki ngayon. Why? Mamaya, malalaman natin because of this study. These are scientifically proven. Sa lahat po ng tao, dumarating ka sa point na parang ayaw mo na. Na kahit maya-maya, successful ka, kahit marami kang grupo, parang gusto mo, ayoko na, pagod na ako sa ginagawa ko. Nangyayari ba yan sa inyo? Kung nangyayari yan sa mga successful, edi mas lalo nangyayari sa mga hindi pa successful. Mas mabilis kang mag-give up. That is why dapat ang growth mindset mo mas mabilis lumaki. Tinan nyo ako yung katabi nyo. Mukha bang lumalaki yung growth mindset na? Nakita niyo ba yung growth mindset? Okay, next. Let's talk about R. Right habit. Asan yung picture niyo? Wala yung picture?
Okay, right habit. Naging topic ko ang habit before. Naalala niyo yung habit? Sa mga modern trainings before, habit is so hard to remove because it's part of your life. It's part of your existence simply because lagi mo itong ginagawa. It's automatic sa'yo. Kapag hindi mo na kailangang isipin, kapag ikaw nagtutoothbrush, minsan hindi mo isipin kung kanan ba, kaliwa ba, up and down ba, it becomes natural. Bakit? Automatic sa'yo eh. It becomes habit. At pag habit, there are two types. There are bad and there are good habits. Now the question is, ano ang tinututukan mo? Yung good habits or yung bad habits? If you remember, ang sabi ko doon, success is a habit. Meaning, if you want to become successful in life, ang gusto kasi ng iba, one time, big time. Yung pagka ko may na-recruit, nakatulad ni Jack Asperin, yayaman ako. Hindi ho ganun ang success. Ang success, you do it every day by forming natural habits or right habits until you become successful. Pag successful ka na, pag ikaw may right habit ka, hindi ka natitigil. Bakit? Kasi part na ng buhay mo. Para ganito, para maintindihan nyo. Yung mga malakas kumain. Bakit hirap na hirap sila? Simply because, habit na nila. Hanggat may nakikita ang pagkain, mumuyan, mumuyaya. Habit na eh. Kahit busog na, masarap eh, kulang yun po. Pag ikaw naging habit mo, na pagka feeling mo medyo busog ka na, kahit may pagkain pa, hindi mo na kainin. Kasi gluten yung mga tawag doon. Ibig sabihin, busog ka na, hanggang may nakita ng pagkain, kain ang kain. Kaya yung mga mahilig sa buffet, yan, masama pala yung mahilig yung mag-buffet. Kasi ang mindset mo, kailangan ma-maximize ko yung binayad. Sayang mo yung pagkain dito. Hatapon din ko eh, kainin na natin. Ang worst niyan, busog ka na, kinain mo na, pero gusto mo makarami, ano gagawin? Isinusuka yung kinain. Tututin yung gilagin. Isusuka para lang makakain ulit. Ladies and gentlemen, success is a habit. Every day, part ng buhay mo if you want to become successful. Right mindset and proper habit, right habits, believe me, hindi ka magiging magkakaproblema. Maraming tao kaya nahihirapan mag-invite simply because hindi na sila nag-invite. Tanongin mo yung downline. Kailan ka huli nagkaroon direct? Ang sabihin sa'yo, oo nga, no? Nag-direct pa? Walang direct, simply because, ang totoo niyan, hindi na sila nag-invite every day. Ang pag-invite pala, regardless kung nag-uumpisa ka, matagal ka na, o successful ka na, part na ng buhay mo yun. Hindi mo sasabihin sa sarili mo, ano ba naman ang buhay na to? Araw-araw na lang, invite ng invite. Puro naman rejection, ayoko na. Wrong mindset. Ang tamang habit, kahit may kausap ka, kahit may nakita ka, basta tao, recruit lang ng recruit. Hindi ka titigil. Bakit? Kasi part na ng habit ko ang mag-remove the word recruit. Tanggalin yung word na yun. Isipin nyo lang ganito. Share the business. You'll never know kung sino susunod na masishare mo. Malay mo, yung susunod na Joseph Lim ang susunod na makakausap mo. Next, success is not an overnight kind of thing. That a single achievement doesn't define our success. Maraming katulad yung explain ko, ang success, hindi ho yan one time, big time. It is like a muscle. It needs to be worked to grow and to develop. Sorry. Build, eto ang one, applications. Build grit with small physical wins. So always tell yourself, dahan-dahan, I will become successful. Ito rin ho ang ginagawa ng mga triathlete. If you remember Francis, yung mga triathlete, makakausap ko siya. Kasi ang iba, kaya takot sa triathlete. Ang nakikita nila, yung layo ng lalangin, yung layo ng ibabike, at yung layo ng tatakuin. Pag pinagsama mo yung tatlo, aayaw ka na talaga. The right way pala is, ang goal mo, one at a time. Hindi yung tinang mo lang buo. Kasi pag tinang mo, ma-overwhelm ka. Pag tinang mo sarili mo ngayon, ma-overwhelm ka. Wala pa rin nangyayari. Ang layo na natin mo kasama ko, ako nandito pa rin. Pag yun ang mindset mo, ang
tingin mo sa sarili mo, walang pag-asa. Pero if you're going to take one piece at a time, believe me, magugulat ka na lang, tapos mo na yung goals mo. That's the secret. Next. Internalize your success. Well, mas kilala sa pangalang internal visualization. Again, naging part ng topic ko to before, na visualization, it is a very simple step na ginagawa ng mga successful na tao. Na akala ng iba, ang simple lang. But the truth is, it matters. Whenever they compete, bago sila makipag-compete ng mga successful na athletes, alam niyo ba, nire-rehearse sila sa mind yung kanilang pag-basketball, pag-shoot, even boxing, even public speaking. Alam niyo ba, good public speaking, mga public speakers, before humawak ng mic, nire-rehearse sa mind nila, ano yung mga sabihin nila, anong itsura nila, paano nila sasabihin. That's called their performance. Before they perform, pinaperform nila sa utak nila. Including success, ini-internalize pala yan. So try this. Lahat po kayo pumikit. Pikit, sabi ko eh. Okay. Then raise your two hands. Itaas yung kamay niyo. Now imagine yourself racing and you're about to finish the finish line. You're about to cross the finish line. Now imagine this. Ang layo na tinakbo mo. Pagod na pagod ka na. Pero, seconds na lang, finish line ka na. And yung opponent mo is about 0.1 second ahead of you. So you're trailing behind. But then, alam mo, in your mind, matatapos mo at ikaw mananalo. Ilang meters na lang, malapit na. All of your strength ibibigay mo, ibubuhos mo, kasi you know, you are going to win it. 0.1 second difference. Siyempre yung kahaban mo, magaling din, mabilis din. Ba't nyo binababa ang kamay nyo? Pagod na ko ba yun? Itasyo na. Okay. Now, imagine yourself crossing the finish line ahead of the other person and then shout these words. I made it! 1, 2, 3, go! How does it feel? Ano feeling? Ang sarap, di ba? Imagine this. That's only imagination. Pero yung feeling, parang ang sarap. How much more kung nangyayari? Okay, internalize success. One must speak, visualize, and feel positivity in order to be aligned to his or her success. Set goals that are aligned with your purpose. Well, ladies and gentlemen, there's another topic. Mahabang topic din po ito about purpose. To be happy in life, hindi lang pala maging mayaman at maging successful. Hindi lang maging global ambassador. Hindi lang maging sikat. Hindi lang magkaroon ng malaking grupo. The most important thing is, you should know your purpose. Ano ang reason ba't nandito ka? Bakit mo kailangan maging mayaman? So ladies and gentlemen, to be honest with you, kami mga mayari, napapagod din. And yet, how come mayaman na, successful na, may itsura pa? Ang laki na ho ng global. But we never stop. Why? Because meron na ho kami greed. It is our passion. We don't stop simply because our purpose is to help people like you na nag-uumpisa pa lang na marating yung narating po namin. Hanggang merong distributor dito na nangarap na umangat ang buhay, hindi titigil ang AIM Global. Tutuloy at tutuloy ang AIM Global. Papalakasin at papalakasin natin ito. Well, of course, you've heard a lot of people na successful na nag-quit. Yung iba naman, wala pang na-achieve, nag-quit. Because quitting is so easy. Ang bilis kong mag-quit. Now, if you internalize success, mas madali kang gawin yung business mo. Next, build time into your day for reflection. It's like mantra. Every day, gawin niyo po ito. It's either there is a time for you for God, you pray, you internalize what you've done for the whole day, what else? Every day, you
iniisip mo yung mga ginawang positive and don't focus on the negative. So you focus on the things that are good. Every day, you build your memories wherein yung mga naalala mo ginawa mo tama, uulit-ulitin mo the following day. Do you understand? Okay, next. Of course, application is visualize your success. Not necessarily yung malaking success, but the small success na nakukuha mo every day. And finally, tough emotions. Can you say tough? Okay. Sa Tagalog, makapal ang mukha. Yan. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung makapal ang mukha. In a positive way, do you remember yung kwento ko about tough? There is this, sa Atlantic Ocean, meron isang malaking ship, battleship, at may tatlong general na nandun sa ship na yun. American, Russian, at saka German. So, eh syempre, ang tataas ng ego naman ngayon. Nagsaita ngayon yung Russia. My soldier is tough. Are you sure? Sabi yung dalawa, yes. Russian soldier. Tinawag ng Russian soldier. Russian ba sinabi ko? Yes. Hindi na pala kung nakikinig ko. Russian soldier, come over here. Lumapit yung Russian soldier. So, yes, sir. Are you tough? Sagot ng Russian soldier, I am tough, sir. I want you to jump into the sea. Eh, Atlantic Ocean yun. Automatic, alam mo, malamig yun. And swim around the ship. Yung Russian soldier, walang katinang-tinang. Sir, yes, sir. Tumalong ka agad. Tough talaga. Tumalong. Ang lamig. Talagang kita mo sa mukha. Ang lamig, pero nilangoy talaga. Inikot. Tinapos. Sabi ng Russian soldier, now, tap that. Sabi ng American soldier, you call that tap? American soldier, come over here. Mapit yung American soldier. Sir, yes, sir. I want you to jump into the sea and swim around the ship 7 times. Anip ha, 7 times. Alam niyo, American soldier, hindi na lang tanong-tanong, tumalong. Talagang tinapos 7 times, mamatay-matay daw. Pero tinapos. Now, tap that. Eh, yung German soldier. You call that tough? German soldier, sabi nung general. Come over here. Are you tough? Sagot yung general soldier. Sir, yes, sir. Are you sure you're tough? Sir, yes, sir. I want you to jump into the sea and swim around the ship 20 times and go under the ship. Sabi ng German soldier, what? No way! Matalikot, umalis. Sabi ng German soldier, now, that is tough. Your soldiers are afraid of you. My soldier is not afraid of me. That is tough. Akala niyo tapos na. Eh dumating yung Filipino general. Hindi pa patalo nga Pilipino. Sabi niya, you call that tough. This is tough. Pinoy! Payat-payat, no? Say, sir! Are you tough? I am tough, sir! Balaw na gagawin mo, ha? Sir, yes, sir. Yung tattoo general, tinulak niya sa daga. And that is tough. You control your response. First is you focus on your language. Well, mga kaibigan, sabi nga nila eh, kung ano laman ang puso mo, yun ang lumalabas sa mga bibig natin. So you focus on your language. Kapag ikaw ay mga magproblema, anong lagi mo sinasabi? What do you say? Ikaw ba'y nagmumura? Ikaw ba yung, bakit naman yung mga downlines ko, nagsipag-quit na naman? Yeah, ano, what do you say? It should always be positive. Choose positive words and choose your response. Kapag ikaw nag-quit ang downline mo, syempre masakit yun. Pag sinulot ang downline mo, syempre masakit yun. Pag ang apply mo, lumipat ng company, syempre mas masakit din yun. Di
Imagine mo, up and down na iniwan ka. How do you respond? Are you getting me? So lagi mo i-choose yung response mo. Yung language mo. Tell yourself, kahit wala sila, okay lang. Ang importante, andito pa din ako. Tutuloy at tutuloy at tutuloy. Sabi nga ni Ernest Hemingway, courage is grace under pressure. And this is what happens when you are faced with challenges in life. Sabi nga ng mga stress doctors, you have to control your breathing pattern, which is very true. Kapag ikaw galit na galit na galit ka na, ang sama-sama ng loob mo, what do? In order for you to control your emotions, you control your breathing. I-try po natin. Inhale, exhale. Inhale, gawin nyo naman, wala pang buhay buhay. Wala pang sinabi exhale, inhale pa lang. Inhale, exhale. Okay, a lot of doctors have trained patients to do this, including yung mga nanganganak. It's automatic, it's natural. Why? Kapag ikaw nanganganak, ano kailangan mo eh? Kailangan malalim na hininga, deep breaths, am I right? Bakit po? In order to normalize your hormones. Kasi in our body, there are types of hormones wherein kapag stress ka, lumalabas yung mga ibang-ibang hormones, which is good. But prolonged stress and prolonged hormones can destroy your body and your response towards it. So the secret is by breathing the right method. Breathe in and breathe out. Isipin niyo ito. Lahat ng mga tao na ito, yung pinaka tao na kinasusuklaman mo, isipin niyo ngayon. Isipin niyo. Kung katabi niyo, tignan niyo ngayon. Isipin mo, sino yung pinaka-ayaw mong tao? Ngayon, gawin mo, habang iniisip mo siya, sabihin mo to sa sarili mo. Inhale, exhale. Go! Inhale. Wala namang okay kang buhay ko eh. Gawin nyo, inhale, exhale. Inhale, exhale. Dandano, inhale, exhale. Habang ginagawa mo yan, sinasabi mo, mamamatay ka pinag. Okay, mabiro lang, huwag yung sasabihin ninyo. Okay? The point is, you have to master your response. It is the ability to stay calm in battle creates the condition necessary for courageous acts. You've heard a lot of this? Next, control your attention. Good. It is so basic. Kung ano yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo, nagpapasakit sa'yo, change your attention. You have to change or control your response and your attention. Kwento! Merong isang babae tumaya sa loto. Nung tumaya sa loto, hindi niya alam na tumama siya. Sinabihan siya ng mga kaibigan niya yun. Uy, tumama ka sa loto, tumama ka sa loto. E di syempre, nasyak siya. Uy, tumama ako, magkano? 20 million. So sobrang shock niya, hindi niya na-control yung response niya. Sabi niya, ha! Napunit! Punit! Ha! Punit na punit ngayon, hindi niya na-control eh. So, syempre, di ba? May pera na siya. So naisip niya, magpa-plastic surgery siya. Kasi napunit eh. Pumunta ng Amerika ngayon, ginanap yung pinakamagaling na plastic surgeon. Sabi niya, paayos ko yung bibig ko, nasira eh. Eto talaga na rin lang siya, pinaayos siya na yung kilay niya, nagpapalit siya ng mata, inayos yung ilong niya, tenga niya lahat, nagpalagay, nagpadagdag, nagpabawas, lahat ang dagdag bawas ginawa. After ng surgery, successful. Pagtingin niya sa lamin niya, wow! Ala Michelle Go! Pagkakit niya sa lamin talagang mga... Sasabi niya, Dok!